Okay, a wonderful, blessed, Jesus-filled afternoon to each and every one of us. So, meron po tayong mahalagang pag-uusapan ngayon. Kwentuhan lang po tayo regarding sa kung ano ang tingin ng Panginoong Hesukristo sa mga negative na kaisipan ng mga tao. Like for example, yung kanilang mga iniisip ay puro na lang mga negatives, panay na lang mga bagay na parang kawalan ng pag-asa, you know, it's all that, something like that, you know, marami po kasi mga ganyan po ngayon, especially, hindi mo rin naman po masisisi yung iba sapagkat, you know what, meron pong pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. But, ito pong makikita po natin katotohanan dito ay magbibigay po sa atin ng hope, okay? Sapagkat unang-una, ang Panginoong Jesus na mismo, ang kakikitaan natin ng reaksyon sa mga bagay na ito. So, umpisahan po natin to. Ito po ay nasa Mark chapter 5. Ang mga pangyayari pong ito ay nasa Mark chapter 5. And as you can see, sa buong Bible po, napakarami. Para basahin ko po ng isa-isa. So, ibubuod ko na lang po siya. Para makapunta po tayo dun sa heart of the matter. Okay? So, ito po siya. Meron po kasing isang babae. Dito po sa Mark chapter 5. Okay, Mark chapter 5. Verse 25 po tayo. Okay, umpisa natin doon sa ahead ng verse 25. A large crowd followed and pressed around him. Tandaan po natin, si Jesus Christ po parang celebrity. Lagi pong sinusundan. Kaya sabi po ng Bible, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Dinudugo po yung babae. Okay, dinudugo. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Okay. Makikita po natin dito na yung babae po dinudugo, sinabi po ng Bible na itong babae pong ito ay nakipag-ugnayan na rin po sa mga manggagamot, okay, at na yung pera po niya naubos na or halos maubos na po yung kanyang mga pera, pero sa halip na umigi, para yatang lumala. Okay, ngayon nasa worst situation po itong babae, pero ano po ang nagbigay ng hope sa babae? Tignan po natin sa 27. But when she heard about Jesus came up behind him in the crowd and touched his cloak. Ayan. When she heard about Jesus, she came up behind him pala in the crowd. Mabilis po kasi yung sinorkat po kasi. Narinig niya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Okay? And then she came up behind him in the crowd. Sinorkat po ni Mark ang kanyang gospel. So sabi niya rito, narinig niya tungkol sa Panginoong Hesukristo at pumunta siya sa Panginoong Hesukristo. Nakipagsiksikan siya. Ngayon, ano po makikita po natin dito? Napakahalaga po nang may narinig ka tungkol sa Panginoon. Tignan mo yung babae. Yung kayamanan niya, yung pera niya, halos maubos na. Okay, sabi ng Bible yan. Nakipagtulungan siya sa mga, nakipag-ugnayan siya sa mga doktor. Yung mga doktor na yan, yung magagaling na doktor, pero wala pong nangyari. So, ang babae po, naniniwala ako, ang babae pong ito ay dumating po sa moment ng kanyang buhay na wala na siyang pag-asa. Ano ang nagbigay ng pag-asa? When she heard about Jesus. Ito ang ginawa niya. She came up behind him in the crowd and touched his cloak. Bakit naman niya hinawakan yung cloak? O, nandito po ang sagot sa 28. Because she thought. Sa ibang salin, because she said to herself, if I just touch his clothes, I will be healed. Ayun. You know what? Yan po ang nangyari. Ang nangyari, tignan nyo. Immediately, nung hinawakan daw niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo, her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. Ang ganda ng ginamit dito. She was freed from her suffering. Ang Panginoong Jesus po gusto tayong palayain sa mga sufferings natin. Hindi natutuwa ang Panginoon. Nakikita tayo, meron tayong mga sufferings na binubuhat sa ating mga sarili, sa katawan natin. Okay? So, tignan nyo ang nangyari sa Panginoon. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes?
Sabi ng disciple niya, "You see the people crowding against you?" His disciples answered, "And yet you can ask, 'Who touched me?'" Ano ang sabi ng Panginoong Jesus dito? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Napakabuti ng Panginoong Jesucristo. Tignan po ninyo, ano ang makikita po ninyo rito sa sinabi ng babae? When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Why? Because she thought, or sinabi niya sa kanyang sarili, "If I just touch his clothes, I will be healed." Hindi po kinumbinsi ng babae si Jesus. "Jesus, pagalingin mo ko." Sino ang kinumbinsi ng babae? Yung kanyang sarili. Ito po ang tip ko po sa inyo. Kumbinsihin niyo ang sarili niyo na mahal kayo ni Jesus. Opo, alam natin mahal tayo ni Jesus. Pero despite ng mga pinagdadaanan po natin, let us convince ourselves na may gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Convince ourselves. Do not convince Jesus. Mahal na mahal po niya tayo. Convince po natin yung mga sarili natin. Okay? So, ang ganda nito. "Daughter, your faith has healed you." Yung naka-highlight po ah. "Go in peace and be freed from your suffering." Hindi po tayo natatapos dyan. Okay, ito na po tayo. Pupunta na po tayo doon sa batang babae na namatay na 12 years old. Anak po ito ng isang lalaki na nagngangalang Jairo sa Tagalog, Jairo sa Ingles. While Jesus was still speaking, some people came up from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Tignan niyo po. Bago po kasi lumapit yung babaeng ito, si Jesus po ay tinawag po ni Jairus para yung anak po niya ay pagalingin. Kasi yung anak po ni Jairus dito may sakit. Pero habang lumalakad po si Jesus punta kay Jairus, dumating itong babaeng may bleeding. So, mas nauna pang gumaling itong babaeng may bleeding. Di ba ba? Dahil narinig niya tungkol kay Jesus, dadaan doon, then sumunod siya sa Panginoon at hinawakan ng laylayan ng damit. Sapagkat kinumbinsin niya yung kanyang sarili na mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling siya. Okay? And lesson, let us convince ourselves na mahal tayo ni Jesus. Okay? Kasi sa Panginoon, hindi issue yun. Mahal niya lang yan tayo. Mahal talaga yan tayo. Tingnan natin. Balik tayo kay Jairus, ha? Ito ay nandun na siya sa bahay. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead." Oy, patay na yung anak mo kanya. They said, "Why bother the teacher anymore?" Tingnan niyo yung reaction ni Jesus. Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Wow. Kaya naman ang heading ko rito, ayaw ni Jesus ang mga negative. Correct? Kung ano man po, ayaw ni Jesus ang mga negative. So, alam po tayo. Overhearing what they said, Jesus said. Jesus told him, "Don't be afraid, Jairus, just believe." So, ito na nangyari. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. Pinagtawa na ng Panginoon. They laughed at the Lord. Okay, ito po nangyari. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him. Makinig po mabuti. Ang pinapasok lang po ni Jesus yung mga naniniwala sa kanya. Yung mga nagtatawa, pinalabas niya. Amen? So, the Lord Jesus, talagang nagpe-perform siya ng mga miracles dun sa mga may faith sa kanya. Tandaan po natin yan. Ito na. He took her by the hand and said to her dun sa bata, "Talita kumi," o "Talita kum,"
which means, little girl, I say to you, get up. Immediately, the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Ito po, he gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Yung binuhay niyang patay, pakainin, sabi niya. So, ang pinakagusto ko po makita po natin dito, dalawa, yung let us convince ourselves na mahal tayo ni Jesus, at dito, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Pag nakarinig tayo ng mga negative na balita, yung mga pangit na doktor, magpunta ka sa doktor, pangit ang report ng doktor sa'yo, ang dami yung sinabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. And then, i-claim mo yung healing mo. By His stripes, I am healed. Tandaan po ninyo, ang healing po natin available 24/7 dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Okay? So, yun lang po ang gusto ko pong isabi sa inyo sa hapon na ito. Kaya ta, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe, no? At yung mga nakasubscribe naman na maraming salamat na may i-share niyo po ito para po ang mabuting balita ng Panginoong Jesus ay makarating po doon sa mga taong nangangailangan makarinig ng kaligtasan at ng hope sa kanilang mga buhay. Again, maraming pong salamat. And as always and forever, Jesus truly loves us all.